Matapos ang pinakamalaking laban sa buhay ni Marlon Tapales, kung saan nga ay nakalaban niya si Naoya the Monster Inouye noong December 26, 2023, ay hindi nga pinalad ang ating kababayan at hindi nga nito kinaya ang lakas ng Japanese Monster. Subalit hindi doon nagtatapos ang karera ng Pinoy at ngayong taon nga ay muli itong lalaban para muling ibangon ang karangalan ng Pilipinas. Sa parating nga niyang laban mga bay, ay kakaharapin ni Marlon Tapales ang isang Thai fighter na si Natafong Jangkyo. At sa laban nga na ito, ay nakataya ang bakanting titulo ng WBC, Asian Continental Super Bantamweight title. Atin nga pong kilalanin itong si Natafong mga bay at kung anong diskarte ang mayroon ito kapag ito ay lumaban na sa ibabaw ng lona. At ang isang laban nga na ating babalikan ay nang makaharap niya ang isang Pinoy na si Adrian Lirasan. Pero bago ang lahat mga bay, ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button na pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong videos. Ang laban nga na ito mga bay ay naganap 2 taon na ang nakalipas kung saan si Adrian Lirasan ay dumayo sa bansang Thailand. May alias na Wild Beast si Adrian Lirasan mga bay at ang laban nga na ito ay ang kanyang pang-apat na laban sa Thailand. Dito nga mga bay ay nananatiling undefeated pa itong Thai champion na si Natafong Jangkyo at bit-bit nga nito ang kartadang 10 wins with 6 knockouts. Sa pag-umpisa ng laban mga bay ay nagsukatan agad ng lakas ang dalawang mandirigma ng bansa. Buhibira sa bodega si Lirasan habang ang Thai champion naman ay sa bandang ulo. And 3 na tabi. Ay kap. Ha. Ha, yun mapo. May kada ti. Ay di lalo sa nang lot. Ala, yok lak eh kap. Tay e na PK. ก็ระดับแสนมณีแล้วครับค่าตัวที่ผมน้ำกับเนื้อผมไม่สมควรครับผมนะสะ pangalawang yugto ng laban mga bay ay nangingibabaw ang sigla ni Lirasan. Ito ay patunay na dumaan ang ating pambato sa isang mahirap na pag-iinsayo para paghandaan ang kalaban. Matapos nga silang magsukatan ng lakas sa nakaraang round ay nagbigay na ito ngayon ng kumpiyansa sa kanilang sarili gaya ng masisalayan natin sa galaw ng Pinoy. เดินหาจังหวะ2วนออก5เอาย่านป้าป้าลูกเตะลูกเตะป้าตอบรอครับปลายมือครับป้าเดียวเดินชนอย่างเดียวครับตายมวยผู้มาเยือนครับแต่ละดอกนี่ดังปักปักเป็นเกมยกที่2เองนะครับโอ้ยย่านใช้พละกำลังเลอราซานมวยกาใส่หมัดซ้ายแล้วครับหลังผลได้ไหมครับจ้วงคล้องต้วนใช่ไหมลุกไล่อยู่ตลอดเวลาครับในขณะที่3ก็เป็นฝ่ายตั้งรับนะครับหมดยกที่2Sa bansag na Wild Beast o mabangis na hayop ay walang pag-aninlangan kung umatake si Lirasan. Sa pagkabangis nga nito'y nilamon ito ang malakas na suntok ng kalaban. ช่วงชิงจังหวะโยกจะแผ่วไหมจะแผ่วไหมโอ้ยไล่ทุบอย่างเดียวครับAt sa umaapaw na adrenaline ng Pinoy mga bay ay napadapa ito matapos ma-outbalan sa lakas ng kanyang buwelo. Rat ครับ Rat ที่เขามาถูกทางแล้วไปบวกถ้าโดนหนักก็จะรับกลายเป็นเบาลงครับการนะครับไปตกหัวMalakas rin kung sumuntok itong kalaban mga bay, pero hindi nito kayang tapatan si Lirasan at kahit baluarte man ito ng kampiyon ay nayarig ang bawat sulok ng entablado dahil sa pag-atras ng kalaban sa walang humpay na pagsugod at pagka-agresibo ni Lirasan. Kauban na ครับเตรียมมาล็อกทั้งคู่นะครับว่าให้เดินที่ช่วงให้เต็มที่นะฮะต่อยเข้าเป้าทั้งคู่ก็บอกไปแล้วแต่ความหนักหน่วงเลอราซานทำได้ดีกว่าลุกนี้ลุกที่4ครับเลอราซานอยู่ขอจังหวะแล้วก็ขาดนะครับนี่เป็นสไตล์เขาวางแผนเอาไว้ไม่บวกครับขับหัวไปเรื่อยก่อนดีกว่าเรียงพร้อมไปไม่ดี3ฉากโอ้โหชั่วโมงนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาโอ้ยเลอราซาน
Lockdown na nga tayo dito sa round 7 magabay, sapagkat puro takbo at yakap na nga lang ang ginagawa nitong Thai champion. Natultukan lang ang tibay ng stamina nito nang sinimula na nilirasan na tibagin ang kanyang bodega. At sa isang liver shot mga bay, ay napakapit ang kampyon at dinamdam nito ang sakit at hapde ng kanyang bodega. Pero hindi naging kumbinsido ang pangyayari sa paningin ng referee, kaya hindi ito tumawag ng knockdown. Sa pangwalong yugto mga bay, ay naghahanap na lang ng magandang angkulo si Lirasan habang nag-iipon ito ng lakas at naghihintay ng utos mula sa kanyang corner. At matapos sumigaw ang corner ng Pinoy mga bay, ay isang bulusok agad na suntok sa bodega ang pinakawala ng Pinoy at dito ngay napaluhod ang Thai fighter. Pero hindi ulit ito binilangan ng referee mga bay at pinatayo lang niya agad ito na parabang walang nangyari. At dahil sa namimilipit pa sa sakit ang kalaban, ay hindi nga maipinta ang mukha nito nang masundan muli ng isa pang suntok sa kanyang sikmura. At sa wakas mga bay, sa pagkakataong ito, ay nagsimula na ring nagbilang ang referee. Doon kao tem kong le krap. Lug ni tong nap le krap. Lug ni hai okap may dai le krap. เป็นอกเขาหรือว่าเป็นจุดวินาทีอันตรายของเราครับสามไม่ดีแล้วครับดูนิ่งไปแล้วครับไม่ตอบโต้แล้วครับไม่ตอบโต้แล้วครับตอบอย่างเดียวรับปัดอย่างเดียวโอ้ยรับปัดอย่างเดียวเลยครับไม่ตอบโต้เลยครับต่อยหมัดมาก็กลัวว่าเดี๋ยวเปิดหน้าท้องยกที่8นะครับยกที่8ครับยังเหลืออีก2ยกครับต่อนะครับปักคองตัวอย่างเดียวโอ้ยเป็นบอกว่ายังไม่ตอบโต้ครับโอ้โหหมดยกUmabot pa sa round 9 ang labang ito mga bay at nakatitig na nga lang si Lirasan sa bodega ng kalaban at naghihintay na lang ito ng tamang tiyempo para ito ay bumbahin. Hindi na nga rito dumidepensa si Lirasan mga bay para akiting sumuntok ang kalaban at magkaroon ng opening ang bodega ng kalaban. At sa pagsuntok nga ng kampyon mga bay ay isang counter punch ni Lirasan ang tumama sa kanyang bodega dahilan sa muling pagbagsak ng Thai champion. โดนหัวเขาอีกแล้วครับในขณะที่ของเราเอาโดนดับครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราก้มต่ำครับกรรมการวินิจบอกว่าเอาพักก่อนนับหน่อยวินาทีทองมาแล้วครับวินาทีทองของเขาหรือวินาทีทองของเราครับถ้าเราประคองตัวได้ก็เป็นวินาทีทองของเราครับ10,000At nang matamaan nga ang kalaban mga bay sa bandang tempol ay itinigil agad ng referee ang laban dahil sa walang depensa na ang Thai fighter at baka mapahamak pa ito kung masundan pa ng malalakas na kombinasyon sa bandang ulo. At sa laban nga na ito mga bay ay panalo si Adrian Lirasan by technical knockout dito sa round 9. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang iyong reaksyon sa ating video. Pakikomentaman po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat. Mabuhay tayong lahat.